Marcos. Tinatanggap ko yung hamon mo. Itong budget na to, para sa mahigit 100 pamilya na makikinabang. Sana yung request mo sa mga politiko na nagbibigay ng halos dala-dalawang kilong bigas na pang isang araw lang, kahit pa paano gayahin tayo. Ayos ka sa akin, Tol. Oh, kaya kayo, kung ayan, si Romano Marcela, ordinaryong businessman, isang businessman, tumanggap sa hamon ko. O kaya ngayon, bara ko yan. Ha? Tol, okay ka. Thank you, tinanggap mo challenge ko para sa akin, isa kang tunay na lalaki. Hindi ka katulad ng mga politikong For the frontliners dito po sa Hagunoy, Bulacan, ay repak na po natin. Then, pagka-repak ko, pumimigay na po natin. Na-implementyan po tayo ni Sir Marcos Francis Marcos. Yung artista, yung aktor, isang magaling na aktor, tinanggap niya yung challenge ko. At talaga naman pong wala akong masabi kundi salute. Mabuhay ka. Kaya para doon sa ibang politiko, ha, na puro pangako pero nagtatago, ha, meron po tayong epidemya ngayon. Kung kaya po ng artista na kumikita lang kapag merong pelikula ang tumulong sa mga kababayan natin, eh siguro naman kayong napakarami nyo ng itinago, ay makakatulong na rin kayo. Ha? Yun po. Danny Ramos, mabuhay ka. Pakinggan po natin ang salita ni Danny Ramos, ang pagtanggap niya sa akin challenge. At talaga pong nakakataba ng puso. Para sa iyo at sa iyong mga kasamahan at sa iyong buong pamilya, Danny Ramos, mabuhay po kayo. Ha? Mabuhay po kayong lahat. Kaya kayo mga politiko, ha? Ayan, tularan niyo 'yan. Magandang araw sa inyo lahat. Pakinggan po natin si Danny Ramos. Yan, in response to Francis Leo Marcos na idol ka, kaya challenge mo kami, kahit hindi ako mayaman, gagawin kang challenge para sa'yo. Believe good para sa mga kababayan ko rito. Challenge, accept. Danny Ramos, thank you for accepting my challenge. Speechless ako. Wala na ako iba sasabihin, kundi mabuhay ka at ang iyong buong pamilya. Challenge accepted. Para sa iyo, idol. Para sa ito, idol. Galing mo. Samuhin ka tayo sa mga frontliners at saka sa mga natin, mga kababayan natin sa ano. Tutuyo pa, oh. Kayahin nyo rin ito. Thank you. Yan, si, ano, thumbs up. Thank you, Boss Dan. Yan o, si paring Ronald. Ating ano, macho man na si yan. Mga kaibigan, napakinggan nyo po si Danny Ramos yan. Yan po yung aktor ng Senoritos, ha? Sa kanyang maliit na kapamaraanan, talaga namang saludo po ako. Danny, dalawang kamay pa. Opina, at dumating po rito yung aking kaibigan na si Bernard Chong. At nangaupo siya na na-challenge po siya. Sabi niya sa akin na pare, na-challenge ka, nakaka-challenge talaga. Sabi niya, sige, magbibigay din ako ng mga grocery, bigas at timba na ipamimigay ko dun sa mga bayan na magre-request pa dyan. So maraming salamat. At syempre, dito yung mga politiko na gumagalaw, maraming salamat po sa inyo. Marami rin pong netizen na nagsabi sa akin na ako raw yung kanilang model. Thank you very much. Ngayon po, yung hamong ko sana makarating doon sa mga ibang politiko na saksakan ng kapal ang muka. Alam nyo po, nakatira ako sa Quezon City. Pero napakaraming mga dito na lugar na hindi raw nararating. Karamihan nung na nagme-message sa akin, taga Quezon City. Diyos ko po, ano ba nangyayari sa Quezon City? Well anyway, hindi ko masisisi yung mga politiko na yan. Baka mamaya kasi naman kayo nagpabayad ng eleksyon. Wala na po talaga kayong aasahan dyan. Diba? Kaya sa susunod ho, ang maboto nyo, yung mga politiko na hindi na lang bumibili ng boto. Kasi, baka ho, nagpabayad kayo ng eleksyon. Kaya ngayon, wala na ho talaga ibibigay sa inyo. Pero ang balita ko po, naglaan po ang ating Pangulong Duterte ng 25
200 billion something, I don't know. 200 billion something para makarating daw po yung 8,000 pesos bawat family. Clap, clap, clap para sa government. Clap, clap, clap. Ha? Pero dito po, yung mga politiko, grabe naman, yung inyong kapal na mukha pag di pa kayo gumalaw. Maawa kayo, may pandemic po tayo. Ako po, ito yung opisina ko, sarado. Dahil, pero kahit naka-lockdown po ang aking opisina, tuloy po sweldo ng aking empleyado. Dahil paano po sila mabubuhay kung hindi po natin sila kasasahurin. Ang pagsasarado po ng opisina ko ay hindi po nangangahulugan na susunod ako sa lahat ng patakaran na itinakda, na no work, no pay. Hindi ho. Kaya ho ako nagsarado ng opisina dahil sumunod ako dun sa inuutos ng gobyerno na total lockdown. But it doesn't mean puputunin ko rin po yung kabuhayan ng aking mga empleyado. Kailangan ho nilang mabuhay. Hindi lang ho tayo dapat mabuhay. Dapat sila rin. Alam niyo po, napakaraming mga yaman. Pero kung lahat tayo magtutulong-tulong, makaka-rouse po yung crisis, makakaahon tayo sa crisis natin. Maraming salamat po. See you on my next challenge. Maraming salamat po. Ay Police Major General Robert Cruz sa tulong at suporta na ginigay. At si Mr. Francis Leo Marcos. Thank you.